Yo! So, ngayon po, ano, ay pupunta kami sa Batchewana Bay. So, para siyang beach dito, pero hindi siya dagat. Isa siyang lake. So, isa yun sa pinakamalaking lake ng Canada, yung Lake Superior. So, samahan nyo kami today. Go! So, ayun guys, nandito na kami sa Pancake Bay. Yan. At yung Lake Superior. Mas tolerable yung lamig dito naman. Yay! Unix. Sir, wala ko pa. Nagalaat kami ngayon, papunta sa falls. Hi! Yan, nagalaat kami papunta sa falls. Woo! Yan, alamig ka nes. Ito! Oh, ganyan lang oh. Ito yung falls. Yan. Yan, lakarin natin papunta dun sa malapit sa falls. Yan yung falls. Ito yung trail. Oh, that's a
Ba't basa? Nakating din kami ng ligtas sa isla. Malayo, malayo. Oo, yung biyahe, mapagod. Pero pag nakita mo na kung yung nag-aantay sa'yo, mapapawi lahat ng pagod na yun. Kasi, yung literal na pagod, isang tulog lang yan eh. Kinabukasan, full charge ka na ulit eh, di ba? Pero yung pagkakataon na makakita o magkaroon ka ng bagong oportunidad para pasahihin yung sarili mo, yung pamilya mo, yun, hindi mo na ba makabalik yun pag pinalampas mo. Kasi di ba, walang may alam kung bukas nandito pa ba tayo. Kaya hanggat gumigising ka pa, sulitin mo lahat ng gising na yun. Dahil darating ang araw na hindi mo na magagawa. Nasa sa'yo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag-alala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Dahil ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. So wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano makataas ang pangarap mo sa buhay, huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusa mo muna sa opisa. Hindi tatakbo sa sakin kung hindi mo sususian. Kung hindi mo lalagyan ng gasolina, hindi yung tatakbo sa kusa mo ang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang dyan, wala mangyayari talaga sa'yo. Hindi po pwede na inaasal natin lahat sa Diyos. Sa parang, nasa Diyos, Diyos. Lagi kong itadasal sa Diyos. Hindi po pwede yun. Sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work kayo ginagawa, pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala na yung mangyayari, di ba? Smart move yung ginagawa mo, pero swabe lahat. Kailangan mo lang talaga gamitin ng tamang isip at tamang puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap, parang magtatanim ng puno. Malaki pangarap kung malaking puno yung kailangan mo itanim.